Kamusta mga kaibigan? Sa araw na ito, tatalakay natin ang buhay at karera ng isa sa pinakamaliit ngunit pinakamatapang na manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Si Magsi Bugis. Mula sa kanyang kabataan hanggang sa kanyang pagretiro, alamin natin ang mga highlight at kontrobersya na bumabalot sa kanyang buhay. Tara, simulan na natin. Tyrone Curtis or Magsi Bugis ay ipinanganak noong January 9, 1965 sa Baltimore, Maryland. Lumaki siya sa isang mahirap na komunidad kung saan ang krimen at kahirapan ay pangkaraniwan. Ngunit hindi naging hadlang ang kanyang kapaligiran upang siya ay magsikap. Mula pagkabata, nahilig na si Magsi sa basketball kahit pa ang tangkad niya ay malayo sa karaniwang height ng mga manlalaro ng sports na ito. Nag-aral si Magsi sa Denver High School kung saan siya naglaro ng basketball kasama ng iba pa magiging NBA players tulad ni na David Wingate, Reggie Williams at Reggie Lewis. Sa kanyang pangunguna, nanalo ang kanilang team ng maraming championships at kinilala siya bilang isa sa pinakamahusay na high school point guards sa Amerika. Pagkatapos ng high school, pumasok si Magsi sa Wake Forest University. Doon niya ipinakita na kaya niya makipagsabayan sa mga mas matatangkad na manlalaro. Sa kabila ng kanyang height na 5'3", siya ay naging standout player at naging tanyag bilang defensive specialist at playmaker. Noong 1987 NBA draft, si Magsi ay napili bilang 12th overall pick ng Washington Bullets. Sa kanyang rookie season, pinakita niya agad ang kanyang bilis, talino at determinasyon. Ngunit ang pinakamatagumpay na yugto ng kanyang karera ay nang mapunta siya sa Charlotte Hornets noong 1988. Dito siya nakilala bilang isa sa mga pinaka-epektibong point guard sa liga. Sa loob ng 10 taon, pinangunahan niya ang Hornets sa maraming playoff appearance at naging isa sa pinaka-popular na manlalaro sa koponan. Hindi mawawala ang mga kontrobersya at pagsubok sa buhay ni Magsi. Isa na rito ang patuloy ng pangungutya dahil sa kanyang height. Maraming nagsasabi na hindi siya magtatagal sa NBA dahil sa kanyang tangkad. Ngunit napatunay niya na mali ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang sipag at galing sa laro. Bukod dito, naging bahagi din siya ng isang controversial na trade noong 1997 nang siya ipagpalit sa Golden State Warriors. Matapos magretiro noong 2001, nagpatuloy si Magsi sa kanyang pagmamahal sa basketball. Naging coach siya ng iba't ibang basketball teams, kabilang ang mga high school at semi-professional teams. Bukod dito, nagsilbi rin siyang ambassador para sa NBA, tumutulong sa pagpo-promote ng laro sa buong mundo. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa court, naging mas mahalaga para kay Magsi ang kanyang pamilya. Isa siyang mapagmahal asawa at ama. Bukod dito, naging inspirasyon siya sa maraming tao. Hindi lamang sa mga aspiring basketball players, kundi pati na rin sa mga taong umaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay. Sa ngayon, aktibo pa rin si Magsi sa mga charity works at mga proyekto para sa kabataan. Siya ay isang buhay na patunay na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa tangkad o laki, kundi sa sipag at dedikasyon o determinasyon. At diyan nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Magsi Bugis, ang maliit ngunit makapangyarihang point guard ng NBA. Sana ay na-inspire kayo sa kanyang kwento ng determinasyon at tagumpay. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para sa higit pang mga kwento ng inspirasyon at tagumpay. Maraming salamat sa panonood at kita-kit sa susunod na episode.